pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang ginagawa sa amin ay kami ay patawarin. At ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilalaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay marapatin mong makasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuang patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Leveta. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo ng magdiwang.
ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Leweta at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang, kumain sila at uminom at binahaginan naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan't lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan't lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa.
Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang Yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Good morning po. Kahapon pa tinetema ng ating mga pagbasa ang mensaheng hatid ng mahal na poong Jesus Nazareno na may sense of urgency, mayroong pagmamadali. Wala nang pagdadalawang isip at pagkikibit-balikat. Wala nang pagpapatumpik-tumpik at pag-uurong-sulong. Kailangan ng sagutan ang panawagan ng ating panahon na maging daluyang parang ilog ng awa at pag-ibig ng Diyos na umaagos naman mula sa kanyang mabathalang puso. Mabathalang awa. Ngayong araw na ito ay mayroon tayo sanang optional memorial o yung pwede nating piliin sa misa yung pag-alaala o paggunita kay Santa Maria Faustina ng Kowalska. Kaya maganda rin pag-ukulan natin ng kaunting pansin ang kanyang isinulong at ang kanyang isinabuhay. Kung babalikan natin ang unang pagbasa, kung inyo rin napansin, mayroon din pong sense of urgency ang panawagan ni Ezra o ni Esdras sa lahat ng umatend ng kanyang talk, teenager man o matatanda, babae man o lalaki. Ang panawagan tuklasin ang kani-kanilang purpose sa buhay at tugunan nito ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Gabay nila ang Torah at ipinagdiwang nila ang kanilang narinig. Gabay din ang tagubili ng mahal na poong Jesus Nazareno sa 72 kanyang sinugo. Ang kanilang panghahawakan, kagandahang loob ng Diyos. Kung panoong inihanda ni Ezra ang mga Israelita para sa mahabaang biyahe sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagpapanibago ng kanilang covenant,
na nakabase naman sa banal na kasulatan, gayon din pong inihanda ng mahal na poong Jesus Nazareno ang bawat dako at pook na pupuntahan ng kanyang mga isinugo. 72 silang lahat. Isinusugo sila para sa katuparan ng pangarap ng Ama. Kung paanong ang ating panahon ay nangangailangan din ng mga makabagong St. Francis, gaya ng binagyang diin natin kahapon, at ni St. Faustina, gaya ng maaari sanang ipagdiwang natin ngayon, nangangailangan din tayo ngayon ng makabagong mga Ezra na may di matatawarang leadership sa sambayanan. Mga pinunong masusundan natin ng may tiwala. Simple lang naman ang pagpapaliwanag ni Ezra, kaya naintindihan siya ng kanyang audience. Ganitong klase sana ang nakaaabot sa malawak na saklaw ng audience. Ang mensahe niya ay hindi mabigat na pasanin. Hindi kasi ito ipinapataw. Hindi niya ini-impose. Binasa niya galing sa banal na kasulatan. At yung binasa niya ay may sarili ng kakayanan na magkaroon ng impact sa mga makakarinig. Hindi siya ang pinagmumulan. Ang mensahe niya ay magaan lang, gabay at panuto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nang mapansin niya na lumuluha ang kanyang audience sa pagsisisi, sa tonong may malasakit, hinimok niya silang magsaya at magdiwang. Hindi dahil hindi siya komportable sa luha at sa pagsisisi, kundi dahil ang natural lamang natugon sa pagkarinig ng salita ng Diyos ay pagsasaya at pagdiriwang. Kahit na ikaw ay nabagabag, nagsasaya ka at nagdiriwang dahil ikaw ay nabagabag ng mensahe ng salita ng Diyos. Ibig sabihin noon, tumatalab pa, naaabot ka pa ng Diyos. Marami pang dapat ipagsaya at ipagdiwang, lalo na kung nabubuhay tayo sa ilalim ng pamamatnubay ng Diyos. Sa banal na Eukaristiya, minamahal kong mga kapatid, naririyan ang kanyang buhay na presensya para tustusan tayo sa commitment nating ito. Hindi po biro ang maging co-responsible ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pagbubuo ng bayan ng Diyos. At yung sinasabi natin na kanina na mga maaasahang mga leader ay isa lamang bahagi rin ng bayan ng Diyos. Kayo ang majority, kayo, tayo, ikaw at ako ang bumubuo ng bayan ng Diyos. Ang kaigihan po nito ay hindi lamang ikaw o ako ang katuwang ng mahal na poong Jesus Nazareno. Lahat po tayo'y nakikibahagi sa adhikaing ito ng pagsasakatuparan ng pangarap ng Ama sa patuloy nating pagsunod sa mga yapak ng Panginoong Jesus. Sa gabay naman ng Espiritong Banal, lahat tayo ay may bahagi rito. At sa paggampan natin ng ating mga bahagi, hindi po masasabi na ang bahagi mo ay mas importante sa bahagi ko o ang bahagi ko
ay mas mataas sa bahagi mo. Dahil sa katawan ni Kristo, lahat ng nakikibahagi ay na-enjoy ang pagkakapantay-pantay. Kung inyong mapansin, lumingalinga ka lang sa iyong paligid, o kahit sabihin na natin ang diretsyohan, hindi lahat ng katabi mo riyan ay mabango o maganda ang bihis. May maaamoy at may maaamoy ka. Sa katabi ng nakabarong Tagalog, plantsyado ang damit, may mabangong ini-spray, ay gusgusin. Pero sa dulang ng Ama, paano ka man dumating, ano man ang nagtulak sa iyo para umuwi dito sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno, lahat tayo ay pantay-pantay, ine-enjoy ang pagiging iisang kapwa natin because we share the same humanity. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng sambayanan at ng buong mundo. Sa bawat paglapit, ang atin pong idadalangin, basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyaya ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Patuloy po nating dinadalangin ang Santo Papa sa Roma, pati na ang lahat ng delegado at nakikilahok sa Synod. Sa kanilang lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal o Panginoon. Ama naming sumasalangit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Thank you.
magsitayo ang lahat. Makipagtipan po tayo sa Diyos na kahanda na ang piging. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog na ito at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming dumadaloy sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang mga ipinagdarasal namin ngayon. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng sambayanan, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang Korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kay papalad nating inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinakabanal at kakalungan.
announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Marami kayong kumuha ng malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at pakakakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa gisag ng